Lord, we just thank you so much once again for this opportunity to hear your word expounded, to hear the scriptures expounded. Speak to us through the Holy Spirit kung ano yung mensahe ipapaabot nyo sa bawat isa sa amin. Tuluan mo kami, Lord, that we may be able to kneel before you, fall down before your feet, and really see who you are in our lives. To put you first and to acknowledge you in all our ways. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. Punta po tayo dun sa sermon, PowerPoint. Ang mga mangingisda, lalo na yung mga sports fishermen, kilala sila sa talagang sobrang dedication nila sa pangingisda. Halos yun ang buhay nila kahit maulan, kahit anong weather, nangingisda sila, no? Isang araw may dalawang mangingisda, si Frank at si Bob, nangingisda silang dalawa. Sa may gilid ng may kalsada dito, may pier diyan, may tubig, nangingisda sila. Tapos may dumaan na funeral, may sasakyan, may funeral, dumadaan ng mga tao na kasakay sa sasakyan. Tapos tumayo si Bob. Tapos hinarap niya yung dumadaan na patay. Tapos nangurus siya, ganyan. Sabi ni kaibigan niya si Frank, "Bob, hindi ko alam, napaka-religious mo pala." "Hindi," sabi niya, "misis ko 'yan na nililibing." Sabi niya ganoon. Misis niya pala 'yun. Inuuna niya mangisda kaysa sa ano ng misis niya. So okay, so what is first in our life, no? Agaya ni Bob, mauna yung pangingisda kaysa sa paglilibing ng misis niya eh. So what is first in our life? So our sermon today, ang title is A New Way, The Calling of the First Disciples, sa Luke chapter 5 verse 1 to 10, tsaka sa Matthew chapter 4. Parehas na kwento po yun. Ito yung calling ng first disciples. Basahin natin yung Luke chapter 5 verse 1 to 10. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret or the Sea of Galilee, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, sumakay siya, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and wala kaming nahuli. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So sobra-sobra, mapupunit na yung kanilang net. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. Nagpatulong sila kasi sobra-sobra. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." So nalumod siya sa harap ni Jesus. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed him. So kung ma-imagine natin tong kwento na to, it's madaling araw, siguro mga 5:30 or 6 in the morning, medyo sumisikat na yung araw. Hindi alas 4 to, may umaga na to. Kasi may mga tao na sumusunod kay Jesus eh. Oh,
So, medyo madaling araw na, yung mga mangingisda, yung inaahon na nila yung boat galing sa pangingisda nila. So, yung mga alasays talaga yan. Tumira ako sa dalampasigan. Alam niyo ba yun? Nakatira na ba kayo sa dagat? Yung pag-umaga, nandyan na yung mga mangingisda. Tapos, tutulong kayo kunyari. Umihila nung... Hinahila nung ano, di ba? Yung malaking lambat. Tapos, yung may mga dumadating din na mga bangga. Pag tumulong ka, may mabigyan ka rin isang balot ng isda. Mamimigay yung mga mangingisda dun sa amin. At saka dun din sa makikilamami dun sa Tansa, sa Cavite. So, mga ganong oras yun, maga, naglalakad siya. Nailagay na ng mga mangingisda yung mga bangka nila na hila na nila sa dalampasigan. So, yung iba, naglilinis na ng mga lambat nila. Ah, nakakita na ba kayo ng naglilinis ng lambat? Diba? Parang ang hirap eh. Parang yung lambat, iisa-isahin mo yun. Parang hinihila mo, mahaba yun masyado. Tapos tatanggalin mo yung mga isda, inaayos pa yun. So, matrabaho talaga. So, yung iba, siguro yung mga isda nila na nahuli, nilalagay na nila sa mga woven baskets. Tapos, dumating si Jesus, naglalakad siya. At sa oras na yun na maaga, marami nang sumusunod sa kanya ng mga tao. Inusundan na siya. So, actually, mapakikita natin sa before that yung context na hinaanap siya ng mga tao ng madaling araw. So, pagdating niya doon sa dalampasigan, may nakita siya ng mga boat at talagang pinili niya yung boat ni Simon. Tumayo siya doon, tapos sabi niya kay Simon, sa dami ng tao, para siya makapagsalita, hindi siya maabala ng mga tao, sabi niya, dito mo sa tubig ng konti, ilahin mo ng konti. So, he asked a simple favor kay Simon. So, nag-preach siya doon siguro mga isang oras. Pagkatapos, meron siyang plinano para kay Simon. That day, meron si Lord na plano sa buhay ni Simon. Simon was very pagod na pagod na. Buong gabi na nangingisda, nalalamig pa siguro siya, tsaka medyo gutom na. So Jesus has been preaching tungkol sa kingdom of God and how padating na, nandyan na actually, it has drawn near, nasa malapit sa kanila. So, before natin ituloy yung kwento, balikan natin yung context nito sa Luke chapter 4. Ito yun ng pumunta si Jesus doon sa town ni Peter in Capernaum. Pumunta siya doon. So, tapos nagturo siya sa Sabbath. Pumunta siya doon, nagturo siya ng sa Sabbath, pumasok siya sa synagogue, may pinalaya siya na demon. So marami siyang ginawa doon na kababalaghan, kaya yung mga tao, gulat na gulat sila. All the people were amazed. And sabi nila, ano ba itong katuruan na ito? Bakit pati mga demonyo sumusunod sa kanya, sa kapangyarihan niya? Tapos lahat ng yung balita doon ay kumalat sa tungkol sa kanya. Pagkatapos, nung nandun si Jesus sa Capernaum, nakatuloy siya sa bahay ni Simon. So, winelcome siya as a guest sa bahay ni Simon. Ginamot pa nga niya yung mother-in-law ni Simon para gumaling tsaka tinulungan sila, inasikaso yung mga pagkain nila. So, nandun si Jesus sa bahay ni Simon. He was a guest there. Pero, yung mga ginawa ni Jesus, yung mga preaching niya, mga turo niya, pinagtakhan ng mga tao, pero it did not result in them wanting to follow Jesus, na maging disciples niya, na they would commit their lives for Jesus. They went there kasi may kailangan sila. Gusto nilang gumaling sa mga sakit nila. They had
mga kakilala sila na may mga demon possession. So they came there because they needed something. But it was not so that Jesus would become their Lord. Oh, no, susundin nila. And while Jesus was at the house of Simon, he was simply a guest there. Guest siya sa bahay ni Simon. At habang nagpipreach si Jesus, si Simon nangingisda. Wala sila pang malalim na relationship. So siguro si Simon, nakatingin niya kay Jesus. So let's explore that some more. So, siguro si Simon, even if Jesus was staying at his house, no, kasi kaugalian nila na pag may rabbi, they allow the rabbi to live in their house. So ini-sponsor nila, pinatitira nila, doon nila pinapatulog, binibigyan nila ng pagkain. But that was all. Siguro sa tingin ni Simon, well, Jesus has nothing to do with his life. Oh, wala siyang impact sa life niya. Or maybe, siguro, tingin niya kay Jesus or sa sarili niya, maybe he's, hindi ako ganun ka-educated, I cannot really follow this rabbi, wala na, hindi ako ganun kahalaga sa kanya. Or maybe both. He's just thinking that way. So, we go back to the morning ng araw na Jesus was preaching on Simon's boat. Pagkatapos niya mag-preach, he tells Simon, he asks Simon to do something a little more difficult. No? Nung una, simple lang yung request niya. Pwede ba hilahin mo muna itong boat mo dito lang ng konti? This time, he asks him something medyo mas mahirap gawin. Sabi niya kay Simon, dalhin mo ulit itong bangka mo dun sa laot at ibato mo ulit ang lambat mo at mangisda ulit tayo. So, Simon, anong una ayaw niya, di ba? Sabi niya, Lord, buong gabi na kami na nangisda. Pero dahil sinabi mo, sige, pupunta tayo. Dahil sinabi mo, hindi siya, dahil naniniwala ako sa iyo. Dahil sinabi mo pumunta sila. And because of what happens, because of this encounter with Jesus, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ni Simon. Ano itong mga paradigm shifts na nangyari sa buhay ni Simon? Ito yung the new normal in Simon's life. Dito na nagsimula magbago yung pagtingin niya. Ito na yung bagong normal. So, I mentioned last time the new normal. So ano ba ibig sabihin ng the new normal? Yung technical term is paradigm shifts. Na nagkakaroon ka ng pagbabago sa iyong pananaw, sa iyong tingin sa buhay. At yung mga nagbago sa kanya dito, unang-una, nagbago yung pagtingin niya kay Jesus Christ. There's a new normal for seeing the identity of Jesus. Kung mapansin natin dito sa kwento na ito, yung unang sinabi ni Peter kay Jesus is, Master, we've worked hard all night. Wala kaming nahuli. Pero pagkatapos nung may mahuli siyang santambak na isda, muntik na silang malunod, sabi sa verse 8, Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. Lord na yung tawag niya. Sa Greek, yung master, epistates. Epistates. So, parang epistle. Parang mataas. Somebody in high position. Nire-respect mo as someone in high position. Pero yung salitang Lord in Greek is kurios. It is someone who gives a command. Someone who exercises supernatural authority. Someone who exercises supernatural authority. Yan yung salitang ginagamit ng mga Greek translators to translate Yahweh sa Old Testament. So when they translated the Old Testament sa New Testament, ito yung ginagamit nilang salita sa Yahweh. They use kurios. So Simon sees Jesus in a different way.
hindi lang siya somebody na ginagalang, somebody na bisita sa bahay ko na bigyan ko ng respeto, asikasuhin ko yung pagkain niya, bigyan ko siya ng matutulugan. He was looking at Jesus that way before. But after that, he totally shifts the way he sees Jesus. He sees someone who has total power over nature. Someone who commands and pati mga isda sumusunod. He sees Jesus in a different way. Secondly, yung kanyang nagbago yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Oh, yung sinabi niya, oh, nagtrabaho na kami buong gabi. Ibig sabihin, hindi naman kita kailangan tulungan mo ako eh. You don't need to help me. Hindi ko kailangan ng tulong mo. I'll do this on my own. Hindi siya naniniwala kailangan niya yung Diyos. Hindi siya naniniwala na kagaya nung atheist na yun siguro kanina, oh, mabuti akong tao. Pinatuloy nga kita sa bahay ko eh. Pinapakain nga kita. Binigyan kita ng huli ko isda. So, that was Simon's way of looking at himself. Pero, nung pagkatapos mangyari yon, from I don't need you to I don't know what to do with you, I am a sinner. Hindi niya, ano bang gagawin ko dito sa taon na to? Saya lumudya, sabi niya, layuan mo ako. Kasi hindi niya alam kung ano ang magiging reaction niya kay Jesus Christ eh. So, ito yung mga pagbabago ng dumadaan sa isip niya, sa buhay niya. Go away from me, Lord. First, he falls down at Jesus' feet, acknowledging who Jesus is, and acknowledging that he needs Jesus, he needs forgiveness. He says, I am a sinner. I am a sinful man. Finally, he sees that. So, nagkaroon ng pagbabago sa pananaw niya sa kanyang sarili. And there's another thing na nagbago. Nagkaroon ng bagong purpose yung life niya. From being just a fisherman to becoming a fisher of man. Sabi ni Jesus, don't be afraid. I will send you out to fish for people. So nagkaroon ng bagong siyang paningin kay Jesus, nagkaroon ng bagong paningin sa sarili niya, at nagkaroon siya ng bagong purpose sa kanyang buhay. He was just no longer a simple fisherman, but Jesus is saying, you are going to fish for men. Ito yung purpose ng life mo. So from this day on, hindi na si Peter ang nagdidictate ng purpose ng buhay niya, but he acknowledges that it is Jesus who is the one who tells him what is the purpose of his life. Ano yung purpose ng life ni Peter, ni Simon. And then, last one, a new partnership. A new partnership. Si Simon, he was partner with James and John, the sons of Zebedee. But they were not partners with Jesus. At this time, may bago ng partnership si Peter, si Simon. Come, follow me. Come, Jesus tells him, come, follow me. Jesus, tinatawag siya ni Jesus to participate in Jesus' work. Tinatawag siya ni Jesus to become partners with him. To participate sa kanyang gawain, which is to spread heaven on earth. So may bago na siyang partner. So these are the things that have changed in Peter's life. And ito na yung magiging bagong normal sa buhay niya. Jesus is Lord sa buhay niya. Hindi lang bisita sa bahay. That he, si Simon, is maybe he's a good person, but he also needs God. Kailangan niyang kapatawaran ng Diyos sa buhay niya. He also is a person who needs forgiveness, a sinful person.
Magbago na yung purpose ng life niya. He is to help people see the new way of life na dala-dala at turo, tinuturo ni Jesus. From catching fish to catching people. And a new partnership. Kapartner na siya ni Jesus Christ. He's now part of Team Jesus. Sino dito ang member ng Team Jesus? Team Jesus tayo lahat, right? So, who is first in our lives? That was the question, di ba? Yung kagaya nung nangingisda, yung mahilig mangisda na inuna pa niya mangingisda kaysa sa lubing ng misis niya. Sabi niya, 30 years na kaming married eh. Misis ko yan. Who is first in our life? Is Jesus just a guest in our house? Or siya yung Panginoon ng buhay natin? Bisita lang ba siya sa bahay natin? Ayun, bisita, ginagalang natin yung wini-welcome natin, pinagluluto natin. Pero wala siyang karapatan sa bahay natin. Wala siyang karapatan ayusin yung, hilahin yung sofa at ayusin yung sofa ng bahay natin, di ba? Hindi, wala siyang karapatan ganun eh. Wala siyang karapatan na kung anong gusto niyang lutuin mo. Is Jesus a guest or the Lord of our life? Lord, yes. So we put God first. Put God first. Sa atin, we encounter Jesus in different ways. Hindi kagaya kay Simon na pinakialaman ni Jesus yung kanyang pangitrabaho sa buhay para magising siya. It can be as simple as like that person na atheist na binasa lang niya yung essay ni C.S. Lewis. But this encounter, kung ano man yung encounter natin with Jesus Christ, ay naghahatid sa atin to a new normal. Bagong paraan ng pagtingin natin sa buhay. So we put God first in our lives. Is God first in our family? Is He the center of the relationship ng ating family sa bahay? Do we teach our children to put God first, to love God first, even before us, mga magulang? Do we consult God sa pagpapalaki natin? How do we raise up our kids? Paano natin dinidisiplina yung mga anak natin? Is it according sa pagmamahal ng Diyos bilang isang mabuting ama? Sabi niya, God is not just good. God is goodness. Kung paano kang trinit ng ating ama sa langit, is that the way you are treating your children? Kapag sinabi nating new normal, ibig sabihin, hindi lang ito bagong takbo ng isip, kundi bagong takbo ng buhay. Before yung mark natin as ano yung church natin, yung theology natin, napaka nandito sa head. Puro tayo karamihan head knowledge. Alam natin kung ilan ba yung pinako na magnanako sa tabi ni Jesus? May nabasa pa akong article niyan. Hindi lang yan daw dalawa, apat daw yan eh. May kung ano nung head knowledge no ano natin. Ito yung mga prophecy na ganito, kailan darating si Jesus Christ. So, puro tayo head knowledge. But this time, our theology is oriented now on incarnation. Ibig sabihin, we participate, no? As Jesus Christ became a person, became a human being, He has called us to
to become part of what He's doing. Bahagi tayo ng kanyang mission sa buhay. We are His partners. Sabi ni Paul, co-workers. So our purpose in life ay hindi lang to study sa school so that we can earn a degree, so that we can get a good job. Hindi lang yun yung purpose ng life natin. The real purpose of our life is to be partners with Jesus. Lord, kakwentuhan ko ba tong classmate ko tungkol sa ginawa mo sa buhay ko? Should I comfort my friend? Should I tell him about you? Imbitahin ko ba siya sa church? Imbitahin ko ba siya sa bahay? This is our purpose in life, is to help people see God's kingdom in their lives. Ito talaga yung purpose ng life natin. So, you will see that, di ba, we have this testimony before of an atheist na napaka yaman sa Wall Street. It was very successful. Yung books niya, number one bestseller. Pero sa lahat ng papuri na tinatanggap niya, sa lahat ng mga success na nakuha niya sa buhay, ay kulang pa rin. Hindi pa rin niya mahanap yung kanyang contentment or satisfaction in those things until he found Jesus Christ, until he found his relationship with Christ. So paradigm shifts are meant to reorient our lives. They are meant to reorient our life. Hindi lang siya some idea na nakalutang sa isip natin and has no impact sa life natin. And has no impact with the devotion sa puso natin. These are the paradigm shifts that we have to go through. Ito na yung bagong normal sa life natin. When we encounter Jesus Christ, this Jesus becomes not just a guest, but the Lord of our life. We acknowledge that we need Him every day, every moment. He is part of our life now. We have this relationship with Him. We can talk to Him anytime, any moment of the day. Kahit nasaan tayo, we can talk to Him. We can pray. Praying is not just going sa bundok at doon ka mag-pray mag-isa. Praying is anytime talking with God. Driving, taga-pila ka sa MRT, kaupo ka sa bus, whatever we are doing, you know, that's praying. So, this need for God in our lives, this new mission in our life, and this new partnership with Christ. So, in conclusion, I see, this is, ang sarap pag-aralan ng buhay ni Peter. Ang sarap pag-aralan ng kanyang journey from Simon to Peter to actually to Satan. Diba? Ito nga sa transfiguration. Sabi ni Jesus, kasasabi pa lang sa kanya. Tinanong sila, Peter, who do you think, what do people say about me? Who I am? Sabi ng mga tao. Sabi ng iba, ikaw daw si Elijah. Ikaw daw yung prophet na pinaprophesy ni Moses. Sabi ni Jesus, kayo, sino ako sa inyo? Sino ako sa tingin ninyo? Sabi ni Peter, you are the Christ. You are the Messiah, sabi ni Simon. And sabi ni Jesus sa kanya, hindi yan galing sa'yo. Ni-reveal sa'yo yan ng God. Kaya from now on, ikaw na si Peter. Because on this rock, I will build my church. So that was his journey from Simon to Peter,
Although hindi pa rin ganap yung journey niya kasi right after nung ano na yun, umiiral pa rin yung kanyang paradigm, yung kanyang lumang pagtingin sa kingdom of God na kailangan iligtas tayo ng king mula sa mga Romans. So sabi niya kay Jesus, hindi ka mamamatay. Kasi sabi ni Jesus sa kanila, pagkatapos nung transfiguration na yun, sabi niya, the Son of Man will be handed over sa papatayin. Sabi ni Peter, sabi ni Simon, hindi ka mamamatay. Sabi sa kanya ni Jesus, Satan! Malis ka yan sa likod ko. So yun yung journey ni Peter. Simon, Peter, Satan. So hindi pa ganap yung journey. In the same way with us, hindi pa naman ganap yung journey sa atin. But at least, we want to move on from the old paradigm paunti-unti. Kagaya nga nung sinabi ni Malu kanina, we are not just ordinary people. Hindi kayo karaniwan tao. Heaven is inside you. You are kings and queens and princes and princesses. We are in God's kingdom. Yun yung status natin. And we are partners with Jesus Christ. So wag tayo na, sabi niya kay Peter, don't be afraid. Don't be afraid. Simon's journey was from Simon to Peter. Sa pagiging isang mangingisda to being the rock, pinaka first among equals among the disciples. From being a simple man to realizing na kaya ko palang gawin yung ginagawa ni Jesus. Pwede pala akong maglakad sa ibabaw ng tubig. Pwede pala akong magpagaling ng mga tao through prayer. Pwede pala akong mag-cast out ng demons. That was his journey. Nagbago paunti-unti yung kanyang paradigm. And yung encounter niya with Jesus Christ, dito nag-umpisa na makita niya yung this is the new normal in his life. As we go sa journey natin with God, I pray that we will continue to be renewed sa ating pananaw, sa ating pag-unawa. Magkaroon ng bagong normal, that this is the new way of life in Christ. This is the new way of life in Christ. God has given us the authority. Kagaya na sabi ni Christ, I give you all authority because all authority is in Him. So, sino kayo? So, kung si Simon is naging Simon to Peter, sino kaya tayo sa Panginoon? Pray and ask the Lord, Lord, sino ako sa tingin mo? Who am I? Who am I? Let's pray. Lord, thank you so much for this story about Peter that we can draw so many lessons. We just pray that like Peter, we can kneel down before you and just learn to put you first in our lives. Lord, yung mga pinagdaanan namin, mga past namin, even as when we were little kids, mga bata pa kami, that has shaped the way na tinitingnan namin yung mundo through the way na pinalaki kami na aming mga magulang, renew those ways of thinking, Lord. Renew it according to the way na nakikita mo ang mundo. We thank you so much for your love. And we thank you for the authority that you have given to us as your sons and daughters. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Amen.